Good morning, mga kuya at mga ate. Ito, siguro tataka kayo bakit ganito yung itsura ko. New look lang. This is your kuya, Agent Hammer. Pasensya na kung medyo natagalan ulit yung sunod na ginawa kong video because of medyo na busy lang. Wala yung mga ginawa. Wala yung mga activities na tinapos. Yan. Mga commitment na inuna. Anyway, ngayon po, naka-duty ako as a PA driver. Time check. Oras na. 1:30 in the morning. Yan. Date ngayon is July 8. About protection agent, yan. Meron tayong pag-uusapan lang na isang topic lang na inilapit sa akin. Actually, this yung topic na to is inilapit sa akin siguro mga 3 weeks ago. Yan. Ang tinanong sa akin nun, sabi sa akin about a protection agent question, parang ano lang kasi meron nga akong ano, organization which is the A-Team Protection Agent Organization, but the A-Team, yan, that's the Angelos team. Yan, ako po si PA Angelo Velarde. Then aking ano, ang aking YouTube name is Kuya Agent Hammer. Yan, kuya. Yan, shout out sa mga the A-Team Protection Agent Organization members ko. Tapos shout out din sa mga kuya at mga ate ko, mga bunso sa the Fraternal Order of Eagles. Yan. Proud member of the GMA Cavite Eagles Club. Yan. Anyway, Kuya Agent Hammer, ano ba yung topic na pag-uusapan natin ngayon? Ang topic na pag-uusapan natin ngayon is all about leadership. Leadership. Kasi nung nakaraan, dun sa aming group chat sa the A-Team, merong nag-concern dun. Actually, ang nag-concern dun, hindi ko nabanggitin yung pangalan niya. Ano lang, para for the sake of dun sa mga bagong mga protection agent. Kasi siya po ay bago pa lang na protection agent. So, yun. And his VIP is select him as a team leader. Yun. So, madaling salita, bagitong protection agent, bagong graduate lang. Yan. Tapos, siya yung ginawang team leader ng VIP nila. Siyempre, choice ng VIP yun kung sinong gustong gawing team leader or sinong gustong pa maging parang pinaka agent in charge sa kanila. Ang tanong niyo sa akin, Kuya Hammer, Kuya Agent Hammer, paano yun? Paano, unang tanong niyo sa akin, paano ko papasunurin yung aking mga kasamahan na PA na mas eksperyensado sa akin? Yan. Unang tanong yun. Yan. Kasi may mga kasama siya na ex-marines, nakapag bodyguard na sa labas ng bansa. So talaga mga well-experienced na ano, ng mga protection agent. So given kasi yun na talagang ano, minsan talagang malalagay ka sa isang sitwasyon na kailangan mong ano, manindigan. Ang sabi ko naman sa kanya, simple lang naman yan kasi ako, I personally, na nakapag-handle na rin ako ng mga ganyang mga kasamahan, mga X-Men, dating police, dating marines, dating army, yan. Yun, okay naman, siyempre. Kasi kapag naging agent in charge ka kasi, you need to live in your duty by example. Ibig sabihin, kailangan, siyempre, hindi ka lang panay talk. Parang ano ka lang, kailangan magiging good example ka sa kanila. Especially sa time, yun ang sinabi ko sa kanya. Kasi, siyempre, ikaw yung pinaka-team leader nila, hindi pwedeng mabutasan kanila na, halimbawa, sila, pumapasok sila on time. Tapos ikaw naman, siguro mga late ka ng 30 minutes, sabi ko sa kanya, i-avoid mo yan kasi, kumbaga, ang ano, nagre-reflect yung pagiging team leader mo sa kanila,
mga basic lang naman. Tapos syempre, igalang irespeto mo sila, igalang mo sila. Hindi porket ikaw ang team leader, ikaw lang lagi ang pakikinggan. Ayun. Yun naman ang lagi kong sinasabi sa mga ano, mga kaibigan nating mga protection agent, mga nag-uumpisa pa lang. You need to be a empty glass. Kasi bakit po? Hindi naman porket nakatapos ka ng ano, protection agent course, alam mo na lahat. Ayun. Siyempre, meron kang mga hindi alam na alam nila. Meron kang mga bagay na hindi mo pa na-encounter, na-encounter nila. So as a team leader or AIC, agent in charge, you need to be open sa mga suggestion. Kasi alam mo naman yan sa sarili mo kung yung suggestion nila makakabuti o makakasama. Especially sa group ninyo. Yan. Especially nasa the A team siya. Nasa team ko siya. Kaya kumbaga sa akin siya humingi ng advice. Ang sinasabi ko lang lagi sa kanya, you need to live as a good example sa mga kasamahan mo. Kasi syempre, kasi magkakasama sila sa duty at the same time magkakasama sila sa condo. Ayun. Nakakatuwa lang kasi nagiging open siya. Kasi ang sinabi niya sa akin noon is baguhan lang po ako sir. Kumbaga lahat naman nag-umpisa sa baguhan eh. Wala namang ipinanganak na automatically PA ka na, o kaya alam mo na ang pagiging PA, hindi ganoon. So lahat niya nasa process. Na kung sakali, kung siyempre, maganda yung ganoon, nagtatanong siya paano yung diskarte. Saan kasi ang ginagawa ko lang sa ganyan sa mga naging tao ko noon? Pinapaliwanag ko sa kanila. This is our job, this is our job description. This yung schedule natin, 'yan. Explain mo sa kanila briefly. Para malinaw sa kanila. Ngayon, kung halimbawa, may mga ginagawa silang taliwa sa napag-usapan ninyo or sinasabi ng boss ninyo, warningan mo siya. Be a friend to them na warningan mo sila, brother, ganun. Dapat next time, hindi na tayo gagawin. May mga ginagawa silang foul sa team nyo. Or kung halimbawa, may mga especially pag nasa Chinese ka, may mga time kasi na ayaw magpa-uwi ng mga yan. Stay in ka talaga. Minsan naman may mga time na may mga tumatakas, duty or after duty, umuwi, mga ganun, something like that. Ngayon, yung kasi magre-reflect yan ngayon, pag nalaman kasi ng lang VIP nyo yun, magre-reflect yan sa team leader. So, sabihin, hindi ba kayo tao mo, ganun. So, ikaw, kailangan mo sa kanila sabihin, ipaliwanag mo sa kanila, kumbaga, bilang tropa, ganun. Explain mo sa kanila kung bakit ganun, kung bakit ayaw ng VIP, ganito ang sinabi ng VIP, ganito ang sinabi ng boss nyo, in a friendly and a nice manner na pagkasalita. Hindi pasigaw, hindi mo sila bisinghalan, hindi mo sila pagmumurahin, na ganun, na ano. Kumbaga merong ano, kumbaga iparamdam mo sa kanilang merong kang tawag dito, meron kang concern sa kanila na ayaw mo silang matanggal sa trabaho. Siyempre, pandemic ngayon, ang hirap mawala ng trabaho ngayon. Tapos, ako lagi kong ganito lang sinabi ko sa kanya, sabihin mo sa kanila na ako nag-warning na ako sa inyo for several times. Ngayon, kung matatanggal kayo dito sa trabaho natin, kayo na nagtanggal sa sarili ninyo. I did my best para sabihan kayo for several times. Ngayon, kung talagang hindi kayo makikinig, syempre kailangan mo ring manindigan as a team leader. You need to do your job, do your work. Hindi na para ilaglag sila. Kasi eventually yung mga ganyan diskarte, malalaman din ng boss nyo yan, yung mga wala namang lihim na hindi nabubunyag. Especially, kung maliit lang naman na team kayo sa protection agent, malalaman ng boss ninyo yan. Trust me, dadaanan ko na yan. Kahit gano'n kayo magtakipan, kahit gano'n kayo maging magaling sa pagtatakip or magtago ng mga kalokohan sa duty, malalaman din ng VIP nyo yan. Ngayon, pag-isipan ninyo na siyempre mahalaga ang trabaho. Kaya sabi ko nga lagi sa ating mga kaibigan, mga PA,
lagi nating aalamin yung tama sa mali. Kung manindigan ka kung tama. Kung mali naman, yun, hingi ka ng pasensya kung nagkamali ka. Pero kung talagang natatapakan na yung pagkatao mo, or talagang hindi na maganda yung nangyayari, it's about time to have a decision in your own na maging ano, maging at the same time maging professional ka pa rin sa lahat ng mga magiging decision mo as a team leader. Yan lang naman yun yung mga naranasan ko dati. This is just a simple sharing ng ano, ng aking mga experience o mga, kasi may mga tatanong nga sa akin. Then meron pa rin ako mga gagawin mga videos this coming week and weeks. Yan, medyo natagalan lang itong kasunod kasi marami akong ginawa yan kasi wala na itsura ko yan. Anyway, salamat po sa patuloy na pag-subscribe, panonood sa aking mga vlog yan. Marami pa tayong mga i-discuss yan, and please share and also subscribe na rin sa aking YouTube channel, Kuya Agent Hammer yan, para mas marami tayong mapag-usapan and mas marami tayong ma-discuss. Then yun, kung meron kayong mga gustong pag-usapan na mga bagay-bagay about protection agent, huwag mahihiyang mag-comment. Then pag-usapan natin kung talagang ano, kung kaya kong i-discuss sa inyo yan. Ingat po tayong lahat. God bless us all. At yun, ay naka-duty pa ako ngayon. Then maya-maya konti, siguro mga 3 o'clock out na rin ako. This is your Kuya Agent Hammer, lagi nagsasabi, ingat po tayo lahat. God bless us all and bye-bye.